have a destiny. I know I shall fulfill. Somebody knows it. I have a destiny in that city on a hill. I have a destiny. It's not an empty wish, for I know I was born for such a time. Shall fulfill. Yeah, I have a destiny in that city on a hill. I have a destiny. It's not an empty wish, for I know I was born. Salamat sa araw na ito, Ama. Muli, hamunin mo kami. Turuan mo kami. Bigyan mo kami, Panginoon, ng kapahayagan magbabago ng aming mga buhay. Bigyan mo kami, Panginoon, ng mga kapahayagan magpapalakas sa amin upang makapagpatuloy hanggang sa iyong ikalawang pagbabalik. Salamat, Ama, sapagkat ang buhay, Panginoon, ay napakaikli. At ang katotohanan yun, Panginoon, ay patuloy, O Diyos, na ipinapaalala mo sa amin. Father, we just bless you and praise you and worship you, for upon this place, you are Lord. You are God. We bring you back all the glory and honor in Jesus' name. Amen. Amen. Sige po tayo lahat ay makakaupo. At kayo po ay makipagbukas sa akin sa aklat po ng Mateo 25. 1 hanggang 13. Matthew 25 chapter 1 until verse 13. At ang ating pong pag-aaralan ngayon ay ang talinghaga or parabola ng 10 birhen or the 10 virgins, the wise and the foolish virgins. The parable of the 10 virgins. At subtitled, Are You Ready for the Second Coming of Christ? Or Are You Ready for the Coming of the Bridegroom? So, basahin po natin, okay, the parable of the 10 virgins, Matthew 25, next page. Matthew 25, 1 to 13.
At that time, the kingdom of heaven will be like 10 virgins who took their lamps and went out to meet the bridegroom. 5 of them were foolish and 5 were wise. The foolish ones took their lamps but did not take any oil with them. The wise ones, however, took oil in jars along with their lamps. The bridegroom was long time in coming, and they all became drowsy and fell asleep. At midnight, the cry rang out, "Here is the bridegroom! Come out to meet him!" Then all the virgins woke up and trimmed their lamps. The foolish one said to the wise, "Give us some of your oil. Our lamps are going out." "No," they replied, "there may not be enough for both us and you. Instead, go to those who sell oil and buy some for yourselves." But while they were on their way out to buy the oil, the bridegroom arrived, and the virgins who were ready went in with him to the wedding banquet, and the door was shut. Sabihin nun natin lahat, the door was shut. The door was shut. Verse 11. Later, the others also came. "Lord, Lord," they said, "open the door for us." But he replied, "Truly I tell you, I do not know you." Verse 13, "Therefore keep watch, because you do not know the day or the hour." Amen. Purihin po ang Panginoon sa kanyang mga salita. Very powerful words, very powerful illustration of the second coming of Christ. Alam po natin na Jesus Christ is the bridegroom. At siya po ay babalik na muli para kunin ang kanyang bride, which is the church. Amen? So, ang church po ay hindi po yung building. Hindi po yung venue kung saan nag-gather ang mga tao para sumamba daw sa Diyos. Kundi ang church ay binubuo ng mga tao. It is composed of people who love the Lord, who are excited and waiting for their groom. Yun po ang church. At sa ating pong binasa, it is a wedding scenario. Amen? So, what is a wedding? Ang wedding po ba ay isang malungkot na kaganapan? It is supposed to be the most joyful event, especially in a woman or in a bride's life. Diba? Ito po yung kanyang pinakahihintay-hintay. Ito po yung kanyang pinaghandaan. Amen? Marami pong couple, bago sila ipag-ikasal, sila po ay naghahanda. Sila po ay it takes preparation. It takes time for them to be able to prepare a grand wedding. At sa ating pong binasa, everything seems to be perfect. Everything seems to be okay, good. But somewhere along the way, merong nangyari, di ba? Which, you know, eventually in the end, you know, something went wrong. Something went wrong. At ano po kaya yon? Una, dun sa binasa natin, how many virgins po yung nag-aantay sa darating na groom? 10. Okay? At these 10 virgins were categorized into 2. At ano po yun? The wise and the foolish. Half of them were considered the wise. Sila po ay matatalino. At kalahati po sa kanila ay considered foolish, mangmang. Pag sinabi mong mangmang, hindi alam ang ginagawa. And in this scenario, makikita po natin na the groom came a little bit late. Na-late yung groom, na-delay ng dating. Kaya ano po ang nangyari?
yung mga nag-aantay na bridesmaid, na mga virgins, ay ano pong nangyari? Lahat sila ay ano? Nakatulog! They fell asleep by the roadside. Mamaya ipapaliwanag ko yung background nito, yung kostumbre ng mga Hudyo. At ilan pong mga makikita natin sa scenario yon, pagkatapos po nilang makatulog, dumating po yung bridegroom ng anong oras? Midnight, di ba? Sabi po doon sa verse 6, at midnight, midnight dumating. Kung kailan, everything seems to be quiet and peaceful and everything seems to be sleep. Everyone seems to be sleeping. Kung kailan tulog ang lahat, saka dumating yung bridegroom. Ano ba naman? Okay, pagkatapos po noon, sumigaw, may sumigaw. At midnight, a cry rang out. At ang sabi doon, here is the bridegroom! Just when you don't expect it, just when you say, oh, hindi na siguro darating yun. Baka bukas na yung darating kasi gabi na eh, di ba? Pero dumating po, hating gabi, kung kailan hindi mo inaasahan. And so, half of the bridesmaid also, doon sa ating binasa, ano pa yung mga makikita natin? Half of the bridesmaids brought oil. Meron silang reserbang langis. Pero half of the bridesmaids, they did not have a reserve of oil. At makikita po natin doon, in the end, yung pong merong half na meron silang reserve na oil, sila po yung nakapasok doon sa banquet. At yung pong mga wala ay hindi po sila pinapasok. And they tried, you know, hinabol nila, sinabing, sir, 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 open! Meron pang lima rito. Amen? Pero bago pala yun, itong lima na to na walang reserva, tumakbo pa ng tindahan para bumili. Pero habang tumatakbo sila para bumili, saka dumating yung inaantay nila ngayon. Nagkasalisi. Too late. Amen? So, makikita po natin dito, pagkatapos noon, nung narinig nila, bumalik sila, wala na, sarado na. And they were trying to get in, pero ano po makikita natin, this is a very, you know, big revelation, yung sa verse 10. Sabi po doon sa pinakahuling sentence, and the door was shut. And the door was shut. Pag sinabi mong shut, lock na, hindi mo na mabubuksan yon. It is with finality. You cannot negotiate. You cannot bargain. You cannot have a second chance. Makikita po natin dito na wala na pong chance, hindi na sila makapasok. At yan po, ganyan po sa buhay, ganyan po sa kaligtasan, ganyan po sa salvation ng Panginoon. When the door is shut out, you can never enter ever again. So, mamaya po i-elaborate ko yan. So, makikita po natin dito sa parable of the 10 virgins na it is based on a Jewish custom. Doon po sa mga Hudyo, doon po sa first century, paki-next nga. Yan, ito po yung background yan. Sa first century Jewish wedding custom, meron 3 stages of a wedding. First, yung kanilang formal engagement. Yung bride at saka yung groom, sila ay may engage. Most, usually, this is being planned by the parents. Noong unang panahon, ang mga magsingiro, the couple, ay pinaplano ng mga ano, parang mga pre-arranged marriages, ganon. So mostly ang Panginoon ay ang mga parents, ang mga magulang ang nag-prepare sa kanila at naghahanda. So the first stage of the relationship is a formal engagement. Amen. So yan po yon. At ito ay almost always arranged by the parents. And then after maybe a year or so, pagkatapos ng engagement, ay yung formal wedding ceremony. Parang ganun din sa atin ngayon, di ba? Yung mga modern day weddings, ganun din. May engagement, sabi ni Mister, will you marry me? You know, with matching ring, with matching elaborate decoration and surprise. Ngayon, ang dami ng mga kung ano-anong pakulo, di ba? May nagpo-propose na mayroong eroplanong lumilipad, nakalagay, will you marry me? Yan.
Meron nagpo-propose habang nag-i-scuba dive sa ilalim ng dagat. Di ba? May nagpo-propose na habang nasa gitna sila ng mall at pinatigil ang lahat. Yung pala, meron na doon ano pa tawag doon, yung lahat ng mga tao sumasayaw. Dance mob, yung parang ganun. Yan. So, iba-ibang pakulo. Amen. But it is a stage, it is a phase. Ganun din po noong first century Jewish tradition, after the engagement, they have to be wed in a, you know, public ceremony. Yan. So, this happens some months later or after a year sa bahay ng bride. Sa bahay ng bride, nangyayari yung wedding ceremony. And then, pagkatapos ng kanilang wedding ritual or wedding ceremony, saka ngayon papasok yung banquet or feast. Yun na yung reception, kumbaga sa panahon natin ngayon. So, the reception happens at the groom's house. And usually, it happens after the wedding ceremony or usually a day after the wedding ceremony. And it happens at night. Nangyayari usually sa gabi. Gabi yung kanilang banquet noong unang panahon. Sa gabi nila ginagawa yun. So, it might happen on the same day. The banquet might happen on the same day or even later. Sometimes a week after the wedding ceremony. Sakalang nangyayari yung banquet. Ganun yung tradisyon nila. Sa atin ngayon, pagkatapos sa simbahan, diretso sa restaurant, di ba? Minsan, sa pag-garden wedding, pagkatapos yung ceremony, doon na rin yung kainan. Pero noong unang panahon, maaaring hindi mangyari kaagad ang kainan pagkatapos ng ceremonias. It could happen a week later. It could happen days later. Because that is their tradition. So, and the feast, it is a feast, talagang pinagkagastusan, the feast could last up to 7 days. Ganon yung kagarbo, ganon kabongga yung kanila celebration, yung kanilang banquet, it could last up to 7 days. And then, what happens? The groom will take his bride and together they would walk to the groom's house. And the road before them would be lit with lamps held aloft by the wedding party. Diba sa panahon natin ngayon, meron mga bridesmaids. So yung mga bridesmaids na to, meron silang mga daladalang na mga lamp. At papunta doon sa bahay ng groom, nila-line up nila yon. Ginagawa rin natin to, diba? Pagkatapos ng processional sa reception, umi-enter yung groom and bride. Tapos nakalinya lahat ng mga bridesmaids and bride's groom, okay? Tapos sila po ay papasok. Parang ganun po, nung unang panahon, yung mga bridesmaids, the wedding entourage or the wedding party, will line up the road going to the groom's house with their lamps. Kasi sa gabi yun nangyayari. Nauunawaan po ba natin? At yun po yung background ng parable na ito. Amen. So the bridesmaids were waiting for the groom. Amen. Para sila ay pupunta na sa kanilang bahay to officially start their marriage life. At itong entourage na to, it is their duty. Sabihin mo natin lahat, duty to wait. Ito ay kanilang responsibilidad para mag-antay. Antayin nila yung groom at sa kanilang pag-aantay, kinakailangan nananatili ang kanilang ilaw, ang kanilang lamp. Amen? Nananatiling nakailaw sapagkat ito ay gabi. They needed that. Di ba ngayon din, kapag kinuha mo ang bridesmaid mo, ito, nawawalan na ito ng kabuluhan sa panahon natin ngayon, pero you don't just get somebody to be your bridesmaid. Alam niya kung ano yung role niya doon sa seremonya, di ba? Yung maid of honor or yung matron of honor, alam niya kung ano yung role niya. Siya yung taga-assist sa bride. Kapag medyo na sumasabit yung train ng bride, siya yung nag-aayos. Amen? Kapag kinakailangan ng microphone, nagkakandara pa siya, siya yung nag-aassist. Amen? The matron of honor, the maid of honor knows that. Ganon din yung
Yung kanyang partner, siya rin ang nag-a-assist. So bawat isa ay merong role na ginagampanan in a wedding ceremony or in a wedding event. Ganon din nung unang panahon. The bridesmaid's role is to wait for the groom. Sabihin mo natin lahat, wait. Wait for the groom. At sa kanilang pag-aantay, something happened. And what is that? The groom was delayed. Sabihin natin lahat, delayed. Nagkaroon po na apirya. Hindi ko alam, baka na-traffic sa EDSA. Or baka na-delayed yung flight ng eroplano mula sa Atlanta papuntang Pilipinas. Something must have gone wrong or something must have come up. Amen? That the groom was delayed. Amen? So, ganun po yung mga Kristiyano ngayon habang naghahantay kay Lord. Ang tagal pa naman nun. Ang tagal na nilang sinasabi na darating na si Lord. 20 years ago ko pa yung naririnig. Hanggang ngayon, wala naman. Tulog muna ako. Diba? Because the groom was delayed. Amen? And some things happen, you know, and some things cannot be explained. Pero you, as part of the entourage, you have the duty, you have the responsibility to wait no matter what, whatever happens. Ang role mo ay hintayin ang groom. Ano mang oras siya dumating? Kaya dumating siya ng midnight, kaya dumating siya ng maaga, or kung dumating siya ng late. Your responsibility is to wait. And that is the responsibility of these virgins, of these bridesmaids, to wait. At yun ang pagkakaiba. Okay? So pag-aralan natin ngayon, ano ang merong katangian ang mga bridesmaids na to? Okay. Let us look at the characteristics of the 10 virgins sa Matthew 25. The parable of the 10 virgins. Number one, they were all similar in many ways. Marami silang mga pagkakapare-pareho. Ano yung pagkakapare-pareho nila? Una sa lahat, siguro pare-pareho sila ng damit. Diba? Diba sa mga bridesmaids ngayon, pare-pareho sila. Ang ganda tingnan, diba yung entourage? Kasi pare-pareho sila ng kulay, pare-pareho sila ng tabas. Talagang pinaghandaan. So, pare-pareho sila ng damit. Magkami sa pare-pareho pa sila ng make-up. Pare-pareho pa sila ng buhok. Pare-pareho pa sila ng bulaklak. Pare-pareho pa sila ng bouquet. That you cannot notice which is different. Pare-pareho kasi sila eh. And in the same way, yung pong mga bridesmaid na nag-aantay sa bridegroom, sa parable of the 10 virgins sa Matthew 25, they were all similar in many ways. Number one, they have all been invited. Silang lahat ay inimbitahan. Tama? They would not have been there if they were not invited. So they were all invited. And they said yes. Diba? That's why they were there. Nung ako, kinausap ko yung mga abay ko nung kasal namin. They said yes. Kaya naman, dumating sila. Sabi ko sa kanila, bahala kayo sa damit nyo ha. Basta ang kulay, mint green. Kanya-kanya sila lang provide ng damit. Basta ang kulay, mint green. Kanya-kanyang renta, kanya-kanyang dala. Kanya-kanyang provide. Amen. Kasi alam nila, full-time kami. Amen. Basta ang kulay, mint green. Okay? And they said yes. Because you know that when you are invited to a wedding, it is an honor. Especially so if you are part of the entourage. Di ba? Tuwa-tuwa tayo kapag tayo ay napipili bilang abay or bilang ninong, bilang nina. Because wedding is a very important, you know, stage in the life of this couple. Kaya gusto mo maging bahagi ganon. And in that parable, the 10 virgins were all invited to the banquet and they all said yes. Amen? Ganyan din sa Panginoon ngayon. Ang Panginoon, iniimbitahan niya lahat ng tao eh. Amen? Iniimbitahan niya lahat ng tao para maligtas. At hanggang ngayon, ang pintuan na yon patungo sa kaligtasan ay bukas. Bukas na bukas. For the last 2,000 years, the door to salvation has been open. And until now, that door is open. Amen? Bukas po iyon sa nakalipas na 2,000 taong nakaraan mula nung si Jesus ay napako sa krus ng Kalbaryo,
ang door to salvation, ang pintuan patungo ng kaligtasan ay bukas na bukas. Amen? At ang lahat ng tao ay imbitado na pumasok sa pinto ng kaligtasan. Everyone is invited to be in the banquet. Everyone is invited to be saved. Amen? Kaya hanggang ngayon, ang daming nangungulit sa'yo. Ang daming nagsasabi sa'yo, be born again. Ang daming nagsasabi sa'yo, sumama ka naman sa church. Ang daming nangungulit sa'yo na nagbibigay ng paalala na ikaw ay magbigay ng buhay sa Panginoon. Because that is God's invitation to you. Revelation 3:20 says, behold, I stand at the door of your heart and knock. If anyone comes in and opens the door, I will come. If anyone opens the door, I will come into him and dine with him. And dine with him and I will be with him forever. Yun po ang pangako ng Panginoon. Hanggang ngayon, kumakatok ang Panginoon. Kumakatok ang Panginoon sa puso ng lahat ng tao. Sa buong mundo. Sa bilyong tao. Para bigyan ng tsansa ng kaligtasan. To be given the invitation to be saved. And these 10 virgins actually said yes. Yes. At marami po sa atin, nung tayo po ay nakatanggap ng imbitasyon ng kaligtasan, we actually said yes. Amen? Ang daming nag-yes. Amen? Ang daming talagang na sila po ay nagkaroon ng feeling of joy nung sila po ay na-save isang araw. Amen? Pero hindi lang po pala doon ang end of everything because after the invitation, meron ka palang gagawin. At yun po yung ating pag-aaralan ngayon. So, the 10 virgins were actually invited and they said yes. Second, the 10 virgins have all gone out to weigh. Amen. Silang lahat, ginawa nila ang dapat gawin. At yun ay mag-antay. They actually waited for the bridegroom. They waited. Sila po ay nag-wait. Number three, lahat sila ay may lamp. May dala po silang lampara. Sila po ay may dalang ilaw. Because that is one of the requirements. Sabi ng Bible, be ye light of this world. Tayo raw po ay maging ilaw ng sanlibutan. Huwag natin itatago ang ating ilaw. Bagkus ang ating ilaw ay ating pagrudubin. Ito po ay ating pagliwanagin araw-araw ng ating buhay upang sila na nasa darkness, sila na nasa kadiliman ay mapunta sa kaliwanagan. Tayo po yun. We are the light of this world. Just as Jesus Christ is the light, we are also called to be the light of this world. And the bridesmaids had their lamps. While they were waiting, sila po ay merong lamp. Next, number four. They were all wanting to see the bridegroom. There was that excitement. There was that, you know, a hunger and thirst in their heart to be able to see that the bridegroom. Amen? Ganun po ang maraming tao. Nung sila po ay naunang na-born again, excited na excited sila. Amen? Talagang they were ablaze with fire. Sila po ay excited because they were wanting to see the bridegroom. Sana nga ganun lagi, amen, pero makikita po natin later. Okay, they all wanted to see the bridegroom. Next. Number five, they were all in the right place at the right time for the right reason, amen. They were all at the right place, which is the wedding venue, at the right time, amen, while they were waiting, and the right reason, because they have to wait for the bridegroom. Number six, they all wanted to go to the wedding banquet. Sila po ay gusto nilang pumunta. Gusto nila eh. Marami po mga, nung sila po ay na-born again, actually, gustong-gusto po nila na sila po ay makadalo sa mga gawain. Excited silang makadalo sa mga gawain. Pero sila po kayo ay nanatiling patuloy na excited. So, next, number six, seven. They have all some oil in their lamps, you know. Sila po ay nagkaroon ng, meron din naman silang oil sa simula, at the beginning. They had oils in their lamps. Number eight, they all fell asleep. Lahat naman sila nakatulog eh. Lahat din sila nakatulog sa pag-aantay. And
Number 9, they were all awakened by the voice at midnight. Doon sa ating binasa kanina, when the voice at midnight cried out, "Here is your bridegroom," lahat sila rin ay nagising. Okay? So, sila, at pagkatapos noon, ay hinihanda na nila, inayos na nila yung kanilang mga lampara, yung kanilang mga light. But the comparison ends there. Hanggang doon na lang yung kanilang pagkakapare-pareho. Because somewhere, somehow, nagkaroon sila ng kaibahan. And there was one significant difference between the 10 virgins. Some were called foolish and some were called wise. Bakit? Because, okay, most, they all appeared to be equally prepared for the bridegroom's coming. Lahat sila seemingly prepared, seemingly doing the same thing. Amen? They all said yes. They all were excited to see the bridegroom. They all wanted to be in the banquet. They all waited and they all fell asleep. But when they heard the voice, the crying at midnight, "Here is the bridegroom," ay doon na po nagkaroon ng pagkakaiba. Because the next part is that there was one significant difference between the 10 virgins. Ano po yun? Sa Matthew 25:25, ito po kasi ang nangyari. The bridegroom was a long time in coming. Delayed, natagalan ng konti. And this is what I'm saying. This is where the situation comes. Akala ng marami, hindi naman totoo yan eh. Nadarating na si Lord eh. And so because of that, sila po ay naging lax. Sila po ay naging pabaya. Sila po ay dumating nga sa puntong nagduda na. Darating pa ba? Eh, madaling araw na. Hating gabi na. Darating pa ba? At ganun po sa maraming Kristiyano. Sa dami ng kinain nila, sa dami ng natutunan nila, sa dami ng nabasa nila, sa dami ng kanilang naaral sa Panginoon, dahil hindi pa nila nakikita yung consummation, yung kaganapan ng lahat ng mga bagay at pangako ng Diyos, they tend to fall wayward. Sinasabi nilang, matagal pa naman, pwede ko pang gawin ito. Saka na akong maglilingkod sa Panginoon, matagal pa naman siyang darating. Saka na akong maglilingkod, magbibigay ng buhay sa Panginoon, matagal pa naman ang kanyang pagdating. Amen? And so most Christians, because there was a delay, there was a seeming delay for the coming. Sabi ng Bible, Matthew 25, it is biblical. There will seem to be a delay, long time coming. So that those who cannot wait will fall asleep and be negligent of their duties. Hindi na nila tutuparin ang kanilang mga responsibilidad. At dyan po nagkaiba yung limang matatalino at limang mangmang na mga birhen. In Matthew 25 verse 5, the bridegroom was a long time coming, and so they all became drowsy and fell asleep. Bakit kaya na late yung bridegroom? Okay? The text doesn't say why. Amen? The text in the Bible doesn't say why. Bakit siya na late? Amen? Hindi po ipiniliwanag ng Bible kung bakit po siya na-late. Sapagkat hindi po mahalaga kung bakit. Ang mahalaga po ay yung darating siya. Amen? It doesn't matter why it took a long time coming. But what matters is that for sure, 100%, certainly, definitely, absolutely, He is coming. He is coming.
And it's up to you if you wake or fall asleep, fell drowsy, and be ye not prepared. Kagaya po doon sa ating binasa, five of the virgins figured out that he might be delayed. He might come late. And so, let us bring spare oil. Baka siya ay mag-late. Baka siya ay matagalang dumating. Magdala tayo ng reserbang langis. Naisip yun ng limang matatalino. Pero yung limang mangmang, hindi po nila naisip yun na baka malate yung kanilang inaantay. Baka matagalan ng pagdating ng kanilang inaantay. Kaya po sila hindi nagdala ng reserbang langis. Ano po ba ang langis? Ang langis po ay sumisimbolo sa banal na spirito. The Holy Spirit is the symbol. It symbolizes oil. Amen? Oil is the symbol of the Holy Spirit. And what is the Holy Spirit's role? The Holy Spirit's role is to convict man of sin. Ang Holy Spirit po ang nagkukonvict sa puso ng tao para magsisi ng kasalanan. Aminin na siya yung nagkasala at lumayo sa Diyos. Ang Holy Spirit po yun. Kaya kapag ang Holy Spirit ang nawala sa'yo, ang Holy Spirit ang nagkulang sa'yo, ang Holy Spirit ang naubos sa iyo, abay delikado ka kasi wala nang magkukonvict sa'yo. Because it is the Holy Spirit's job to convict you of your sin, of your wrongdoings, of your negligence, of your sin of omission, sin of commission. It is the Holy Spirit. And so if you lack the Holy Spirit, if you don't have the Holy Spirit in your life, then you are pitiful. You are like the foolish virgins. Ang harsh, di ba? Foolish, mangmang. Amen. Kung sa vernacular natin ngayon, bobo, walang utak, hindi nag-iisip. That's how harsh they were described. But they are indeed foolish. Because they never figured out, they never realized that maybe the bridegroom will come in a delayed manner for whatever reason that is. And what is important is that you must be ready. But the foolish virgins were not ready. They were not able to get a spare. Kaya naman, ang ginawa nila, noong oras na yun, saka pa sila tumakbo ng tindahan. Saka pa sila tumakbo ng palengke. Saka makakakuha ng langis ng alas 12 ng ating gabi. Amen? Sarado na ang palengke nun, di ba? Meron bang bukas nun? Tulog na yung mga tindera nun. Bakit kahit siguro 7-11, 24 hours bukas, walang langis. Meron sila butane ng lighter. Amen? And so, these foolish virgins did not bring extra oil with them. And that is the difference, my brethren. The foolish virgins did not have spare oil. Wala silang reserba. Kaya nung sila ay nakatulog at naubos yung kanilang langis habang natutulog, paggising nila, patay na yung kanilang mga lampara, yung kanilang mga ilaw. Wala na silang ilaw. At ano pong sabi niya sa kanilang mga katabi? Sabi niya, bigyan niyo naman kami. Bigyan niyo naman kami. Share naman tayo. Bigyan niyo naman kami. Ano pong sabi ng mga matatalino? Binigyan ba sila? Hindi. Hindi? Matalino eh. Amen? Pag binigay ko sa iyo ito, ako naman ang mawawalan. Amen? Maramot ba sila? Maramot ba yung wise virgins? Hindi sila maramot. Because ang pinag-uusapan dito, salvation. Hello? Salvation. Amen? Ang salvation po, personal. Mamaya pag-aaralan natin yan. So they were not prepared when the bridegroom suddenly arrived at midnight. They waited too late. Amen? Their intentions were good. They were excited. Pero hindi lang sapat na ang intention mo ay tama. Hindi lang sapat na ikaw ay na-excite nung na-born again ka. Kinakailangan maging matalino ka. Amen? Na sa pag-aantay mo, hindi ka mawayward, hindi ka maglalax, hindi ka magpapabanjing-banjing at isang araw masumpungan ka at matagpuang, hindi nakaabot sa pamantayan ng ating Panginoon. Remember, brethren, Matthew 25:10, the door was shut for them. Napagsaraan sila.
nandun sila sa simula. Nandun sila, na-excite sila kapareho. Nag-antay sila, nag-meron silang light. Amen. They were doing the same things. Amen. Nagpa-follow up, nag-sumasamba, sila ay excited na naglilingkod sa Panginoon. Amen. But at the end of the day, when the bridegroom came delayed, it took long time for the bridegroom to come. They became relaxed. Sila po ay natulog. They became drowsy. And most of all, hindi na nila pinahalagahan ang Holy Spirit sa buhay nila. Alam niyo po, ang pinakamahirap kapag, kaya sabi nila, the sin against the Spirit is the blasphemous sin. Bakit? Kasi kapag ang Holy Spirit ang grinive mo, ang Holy Spirit ang nireject mo, ang Holy Spirit ang itinakwil mo, wala ng Holy Spirit na magkoconvict sa'yo sa kasalanan mo. At pag wala ng Holy Spirit na magkoconvict sa'yo sa kasalanan mo, magre-repent ka pa ba? Aabutan ka na ng rapture na may kasalanan sa puso because you have never given importance to the Holy Spirit sa buhay mo. Amen? Hindi mo inalagaan. Alam niyo po ang Holy Spirit, sabi nga doon, the anointing. Take care, be careful and take care of the anointing. Not because it is precious, but it is because holy. Yes, the Holy Spirit is precious, pero higit sa lahat ito ay banal na kinakailangan nating iniingatan sa buhay natin. Kaya po, dito po makikita natin yung mga bridesmaid, pare-pareho sila. Pare-pareho sila ng kasuotan. Pare-pareho sila ng ginagawa. Pare-pareho sila ng intention. Pero nung sila po, nasubok po sila nang dumating na ang bridegroom sapagkat hindi po sila nakatagal. Wala po silang reserba. Amen? So, number one na makukuha po nating lesson. Sige. O sir. Five of the virgins figured out that he might be late in arriving so that they brought some extra oil. Sabihin mo natin lahat, extra oil. Extra oil. Kaya huwag tayong mawawalan ng extra oil. Amen? Lagi tayong may extra oil. Never po tayong dapat mawalan ng extra oil, extra Holy Spirit, extra energy, extra Red Bull. Amen? Para po tayo ay huwag manghina, huwag antukin, huwag tamarin, huwag po tayong maging lazy sa ating pananampalataya. So that was what the five virgin was differentiated from the foolish virgins. So that when the bridegroom came, they were prepared and then they showed up. The other five virgins never thought about the possibility that there might be a delay. Kaya naman po, they were not prepared when he suddenly arrived at midnight. Yun po yung pagkakaiba nun. Being prepared and not prepared. Hindi po naging handa yung five na mangmang. Next. Okay. Ano po ang mga leksyon na makukuha natin from this parable? Napadaanan ko na to kanina. Who is the real church? Sino ang totoong iglesia? Sino ang totoong bridegroom? A bride ng bridegroom. Marami po kasing misconception that the church is a denomination, an organization. The church is a building. A church is headed by somebody who is in Rome na nakasutana, may titulo. Amen? Na sila daw ang head ng church. Hello? The Bible says that the real church are the children of God who love God. Tayo po iyon. Tayo po yung bride ng Panginoon. He is the bridegroom and we are the bride. Kaya meron po tayong tinatawag na the visible church versus the invisible church. Sila ang paniniwala nila ay yung church na nakikita. Church na maganda. Church na magarbo. Church na itinayo ng struktura. Ito yung visible church na sinasabi nila. Ito yung visible church na pinangangalandakan nila, pinagmamayabang nila. But praise the Lord, sapagkat tayo po alam natin na hindi yan ang church.
Anytime, yan ay magugunaw. Yan ay tutulawin ng apoy. Yan ay parurusahan ng Panginoon. Because they are wasting their money in such structures that are temporal. Ito pong mga iglesia nito na struktura, gawa sa semento, gawa sa bato, gawa sa kahoy. Ito po yung tinatawag na visible church. At ito po ang pinakamalaking misconception at deception ni Satan na para bagang ito ang mahalaga. But the true church ay yung sinasabi po ng Ephesians 5:25 and 32. The true church is the bride of Christ. Amen? And Jesus Christ is the bridegroom. Amen? Ang Panginoon po ang ating mapapangasawa. He is our bridegroom and we are the bride. Kaya po tayo po ay ini-encourage to let our bridal gown na laging maputi, laging holy, laging banal, mapanatiling malinis hanggang sa kanya ikalawang pagbabalik habang nag-aantay. Tayo po ay ini-encourage na maging wise kagaya ng five virgins who had extra oil in them. Hindi sila natuyo, hindi sila nawalan, hindi sila nanghina, hindi sila nag-backslide, at hindi sila nagduda. Alam nila darating. Kaya naman sa kanyang pagdating, meron po silang reserba, hindi sila naubusan ng langis, at kaya po nanatili ang kanilang ilaw, nanatili ang kanilang testimony, nanatili ang kanilang pagka-Kristiyano. Hindi sila sumuko, hindi sila nag-give up, hindi sila tumalikod, hindi nila pinagtak sila ng Diyos na kanilang pinaglilingkuran. Amen? Yun po yung sinasabi na the invisible church, Ephesians 5:25. And Jesus Christ is our head, our husband. And He is coming to get us in the rapture. Amen? And so, sabi po doon sa Colossians 1:18, Ephesians 3:21, He is the head, our husband. And we are the bride, the church of Christ. And so the Church of Christ, my brethren, is that a building? Is that an organization? Is that made up of ranking people? Na merong pinakamataas, merong mga sumunod na mga ranggo. They are not called the church. The church is the invisible. Amen? Body of Christ. Tayo yun. The bride of Christ. Kaya po itong metaphor na ito, tayo naging tulad sa isang bride. Ano ba ang bride? A bride is supposed to be a virgin. Amen? Ang tunay na bride ay virgin, holy, pure, presentable sa kanyang husband. Pero ngayon po, minamak ang virginity, minamak ang morals. Ngayon, pwede ka nang magsama kahit hindi kayo kasal. Pwede kayong mag-live-in. Pwede kayong magkaroon ng pagsasama kahit hindi kayo lalaki at babae. Pwede kayong magsama kahit kayo lalaki, lalaki, babae, babae. The devil and his cohorts are mocking the institution of marriage. But the Bible sanctions marriage. Marriage is biblical. It is authored by God. Amen? At tayo po ay binigyan ng isang illustration na ang Panginoon ang ating head husband at tayo po ang kanyang bride na pinakakasam-asam na makapiling, at tayo rin po naman ay pinakakasam-asam nating makapiling ang ating makapapangasawa si Lord Jesus Christ pagdating ng panahon, and we will be in heaven to have that great feast and banquet. Amen? At yun po yung ating nililook forward, and the Lord is trying to tell us now, don't run out of gas, don't run out of oil. Amen? Always have extra oil. Magkaroon ka lagi ng extra oil. Don't ever get lazy. Huwag kang tamarin, huwag kang antukin, at huwag kang mapagod, huwag kang matulog. Kung ikaw man ay makatulog sa pag-aantay, okay lang. Pero pag sinabi niyang, "Here is the bridegroom!" Gumising ka na at sabihin mo, asan na, excited na ako. Ito na ang aking lampara. Patuloy na nagrurugto, umiilaw. Hindi siya aandap-andap. Sapagkat wala ng gasolina at wala ng oil. Wala ng lamp oil lamp. Amen? The invisible church, tayo po iyon. Kaya hindi po ibig sabihin na kapag ang mga
tao ay pumupunta ng simbahan tuwing Linggo, umaapaw nga sila hanggang labas nga, hanggang kalsada eh. Pero nakaganyan lang, tutulog pa. Ewan ko kung naiintindihan yung ginagawa niya. Hindi po ang yun ang totoong iglesia. Yung mga 10 virgins, actually, this is an insider preaching eh. Pang mga Kristiyano to eh. Bakit? Lahat kaya sila Kristiyano, pero hindi pala lahat ng Kristiyano makakapasok ng langit. 50% kalahati. 5 out of 10 naiwan. Kaya hindi lahat na nagsasabing born again sila, umaaten ng iglesia, nakaupo tuwing Linggo, nakikinig sa sermon ni pastor, nakikinig sa sermon ng mga leader ng iglesia, ay makakapasok ng langit. Hello? Parang pare-pareho. Pare-pareho ng damit. Pare-pareho ng corsage. Pare-pareho ng bouquet. Pare-pareho ng itsura. Pare-parehong excited umatin ng church. Pare-parehong lumulundag, tumatalon, nakikinig. Pare-parehong nakaupo. Pero sino kaya doon ang makakapasok sa banquet? At sino kaya doon ang may iwan sa labas? By which the door will be shut. And once the door is shut, there are no second chances. The foolish virgin said, "Yes, sir, 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 we're still here. Andito kami." Anong sabi ng nandun sa kabila ng bridegroom? "I do not know you." Hello? Ang sakit? Dinis-own? Hello? Akala natin ang Diyos, mabait naman ang Diyos? The steadfast love of the Lord is everlasting. Kahit ganitong ginagawa ko, kahabagan ako ng Diyos. Makakapasok ako ng langit. Hello? Sorry, excuse me. Sabi ni Lord, "I do not know you." God will disown you. Because God knows your heart. You're a fake. Pag nakatingin ang marami, akala mo kung sino kang Kristiyano. Pero kapag wala nang nakatingin, gumagawa ka ng kasalanang talihim. Pagdating po ng panahon na ang Diyos ay, tayo po ay haharap sa Diyos, akala ng maraming tao, sobrang mahabagi ng Diyos, kaya ng Diyos na tanggapin lahat pagdating ng paghuhukom. Hindi po, kaya nga may paghuhukom, may judgment. Para po, we know yung totoong ipa, ay yung ipa sa totoong palay. There will be a winnowing. At yung mga hindi karapat dapat ay itatapon saan? Sa dagat-dagatang apoy. Amen? God is a God of grace and mercy. Yes, and this is now the time of grace and mercy. I am telling you, the door is wide and open for those who want to be saved. Now is the time. But there will be a time when the door will be shut. And no matter what you do, you will never be able to enter heaven. Tinuro ko yan nung nakaraan. Sabi ni matandang mayaman doon sa may kabilang gap ng bangin. Sabi niya, "Amang Abraham, pwede bang ikaw ay tuluan mo ng isang patak na tubig ang aking bibig sapagkat ako'y naghihirap?" Anong sabi ni Amang Abraham? "I cannot cross the gap. The chasm is so big. I cannot. Hindi ako pwede makapunta dyan." Amen? So wala na pong second chance pagdating ng kamatayan. Sapagkat sabi ng Hebrews 9:27, "It is appointed once unto man to die, and after that the judgment." Hebreo 9:27. There are no second chances after death. My brethren, kapatid, kapwa Pilipino, lahat ng inaabot ng tinig na ito, the deception that the devil has propagated throughout the centuries is that there are second chances after death because there is purgatory. There is purgatory wherein ikaw ay mapupurga sa kasalanan. At habang ikaw ay napupurga sapagkat ikaw ay dinadasalan at inaalayan ng maraming misa,
isa, ikaw ay unti-unting papasok ng langit. Wala po sa Bible yan. Yung parable of the virgins, lahat po sila ay nagsimulang tama. Lahat po sila ay nagsimulang mabuti, mainam ang intention. Pero kalagitnaan, sila po ay naubusan ng langis. At yung sila ay naubusan ng langis, ibig sabihin, hindi po sila nanatili. Hindi po sila nagkaroon ng faithfulness sa Panginoon. Kaya naman sila po ay dinisown ng bridegroom. I do not know you. I do not know you. At maraming makakarinig niyan pagdating ng panahon. Akala nila ngayon, sapagkat tumatawag sila, Lord, Lord, Lord. Puro Lord, Lord, Lord ang bibig nila. Pero maliban kayo ay maborn again, ako ay maborn again, wala po tayong kaligtasan. We will never enter heaven because the Bible says, whoever calls unto the name of the Lord shall be saved. Those who call on the name of the Lord shall be saved. Pero yung pag-call na yun ay kinakailangan total surrender. Amen. Tunay na pagbabagong buhay, tunay na pag-aalay ng buhay. At ang sabi ng Bible, unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. He cannot enter heaven. So, ang born again experience po ang kinakailangan natin para makapasok ng langit. Amen? And once that door, now that door of salvation, the grace of God is very open, wide open. But there will come a time that that door will be shut. And do not be deceived. Do not deceive yourself saying, oh, I am good, I am righteous, I will be saved. Sapagkat ako ay mapagkawanggawa, sapagkat ako ay charitable, sapagkat ako ay mabait sa kapitbahay, namimigay, nagbibigay ng tulong sa aking mga kapwa, ako ay maliligtas. You are deceived. Because those who will be able to enter the banquet together with the bridegroom are those who have never shut off their life. Patuloy itong nagniningas. Patuloy ito'y nagniningning. Patuloy itong nag-aalab. Amen? Sila ay nakatulog, yes. Pero nang dumating na kinakailangan nilang salubungin ang bridegroom, sila po ay gising na gising. At sila po ay handang-handa. At sila po ay may extra oil. Amen? Sabihin mo natin lahat, extra oil. So the invisible church is made up of those true believers in Christ who worship Him from their hearts. Sapagkat marami nagsasabing believers sila ni Christ, pero outward po yun, outward appearance, outward, meron silang, sabi ng Bible, meron silang seeming outward appearance of holiness, but inside their hearts, it's bulok. Amen? It's decaying. The morals are decaying. And our society is morally decaying, I tell you, brethren. And the bad news is, hindi po ito mag-improve. It's not gonna work out to become better, but it will become worse and worse and worse. Because the Bible says, in the last days, wickedness shall abound. Wickedness shall arise. Amen? At lahat ng nakikita natin ngayon, amen? Same-sex marriages, amen? Ngayon, ang dami-dami ng mga labels. The Bible has only two genders, male and female, lalaki at babae. Ngayon, ang dami LGBTQRSTUBWXYZ. May plus pa. May minus, may negative to the square root of what? I don't know. Amen? Because they are deceiving themselves. People are deceiving themselves, trying to make themselves believe that, you know, God is good and gracious and He is merciful. Tinatanggap niya ako kahit na ganito ako. Tatanggapin ako ng Diyos kasi ganito talaga ako nalikha. Ang aking puso ay babae talaga kahit na ako ay pinanganak na lalaki. Or ang aking puso ay panlalaki talaga kahit na ako ay pinanganak na babae. So, the church of God is the one that is told by the Bible to be the true followers of Christ. And if you are a true follower of Christ, alam mo na ang religious hypocrisy ay walang lugar. Amen? So, marami po ngayon tawag po ng Bible ay mga hypocrites, kagaya ng mga Pharisees.
Yung mga Pharisees, graduate sila ng mga Bible school. Alam na alam nila ang scriptures. Nakukot nila ang scriptures. Pag tumayo sila sa mga pulpito, ang gagaling nila. Kasi meron silang mga diploma, Doctor of Divinity, Doctor of Divination. Hindi divinity pala, divination, pangkukulam yun. Doctor of whatever. Ang dami nilang credentials. Pero hindi pala yun ang susi. You could be very, you know, dynamic. Amen. Kaya mong patigilan ng earthquake. Sinasabi po pang ikaw ang anak ng Diyos, that you are the Son of God. Amen. But that is religious hypocrisy. Amen. Sabi ng Bible, in the last days, false prophets shall arise. At ayan na nga sila. Nag-uunahang magpakilalang sila na nga. Ang anak ng Diyos. They are the sons of God. They are the Son of God. So, going to church is good, but coming to Christ is better. Maraming umaattend ng church, pero hindi naman sila lumalapit kay Jesus. Kinakailangan, umaten ka ng church at ang buhay mo, isuko mo ng totohanan, ganap sa Panginoon. Hindi lang yung umuupo ka at nakikinig. At pagkatapos, pagdating mo ng bahay mo, balik ka na naman sa dati mong gawi. Nagmumura ka pa rin, naninigarilyo, nagsusugal, umiinom ng alak, chismoso, chismosa. At walang pananampalataya. Yung being baptized in church, man, binabautismohan nila ang mga binibinyagan. Diba? Akala nila yun ang kaligtasan. Hindi po binyag ang kaligtasan. Pero, being born again is salvation. Amen? Ikaw ay hindi lang mabinyagan o mabautismohan sa iyong relihiyon. Ikaw ay may panganak na muli sa isang bagong buhay. At ano ba yung may panganak na muli? Ikaw ba ay magkakaroon ng bagong relihiyon? Hindi. Ikaw ay magkakaroon ng bagong relasyon sa Panginoon. That is a born again experience. Amen? At ngayon, ang pintuan ng kahabagan ng Diyos para ma-born again ay bukas na bukas. At yun ang nais natin ipaalam sa maraming tao. Kaya tayo nangangaral, kaya ating patuloy natin iniikayat ang maraming tao, iniimbita for them to be born again, because that is the only way to salvation. That's the only door to heaven. Sabi ng Panginoon kay Nicodemus, Pariseo siya, very learned, very educated. Pero sabi ni Lord sa kanya, sabi ni Nicodemus, what shall I do to enter the kingdom of God? Ang sabi ni Lord sa kanya, Nicodemus, I say unto you, verily, verily, unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Amen. Ano sabi ni Nicodemus? I am old. Can I be born again? Papasok ba ako sa sinapupunan ng aking ina at may panganganak na muli? Doctor of Divinity yan, ha? Graduate ng seminary. Graduate ng 10 taong pagpapakadalubhasa sa pagbabasa ng Biblia, sa pangangaral. Pero hindi niya maunawaan ang mga bagay ng Espiritu. Anong sabi ng Panginoon? Those who are born of the flesh are born of the flesh, but those who are born of the Spirit are born of the Spirit. So the Lord is saying, this is a spiritual truth, Nicodemus, but you cannot understand because you are living in the flesh. Akala mo ang iyong Doctor of Divinity, akala mo ang iyong titulo, ang iyong rangko ang magliligtas sa iyo patungo ng langit? Hindi. Kinakailangan mong may panganak na muli. Kinakailangan mong ang patay na espiritu mo ay mabuhay, sapagkat ang espiritu mo ay patay sa kasalanan. Minana mo ang pagkakasala ng iyong mga ninuno mula kina Adan at Eva. Minana mo ang kanilang mga rebellion. Minana mo ang kanilang kasalanan. Paggawa ng kasalanan. Kinopya mo ang paggawa ng kasalanan. Kaya ikaw ay patay sa kasalanan. Bagamat ikaw ay merong rangko, bagamat ikaw ay merong prestige, bagamat ikaw ay may power, bagamat ikaw ay may title, you are not saved. Because your spirit is dead. It is decaying. Nabubulok ang iyong espiritu. Ang maganda lang sa iyo ay iyong sutana. Ang maganda lang sa iyo ay iyong itsura. Pero ang iyong espiritu ay patay, bulok, mabaho, sapagkat ito'y punong-puno ng kasalanan. At yun ang kinakailangang mahugasan. Yun ang kinakailangang mapanganak na muli. Amen? Whoever is born of the Spirit is born of the Spirit. At yun po ang kinakailangang may panganak na muli. At ngayon, that door to
salvation is open, I tell you. The door of grace towards salvation is very open. But I tell you, it will come a time when that door will be shut and the Lord will say, I do not know you. And the Lord will disown you. Amen. At that will lead me sa akin pong pangalawang leksyon na matututunan natin, you cannot borrow your faith. Sapagkat makikita po natin, yung foolish virgins, humingi sila. Humingi sila na they borrowed them. Pwede ba, pahiramin mo muna kami, babayaran ko na lang bukas. Pahiramin mo muna ako ng langis. Kasi upos na yung langis ko eh. Amen? Ano sabi ng mga wise virgins? No. No, there is not enough oil for you and me. Para lang dito ito. Amen? Wise. That means you cannot borrow your faith. Kahit na ikaw ay pinanganak sa isang born again na pamilya, ang kaligtasan mo ay hindi mo mahihiram sa nanay mo, sa tatay mo, sa pastor na tatay mo. Ang kaligtasan mo ay sa'yo. It is a personal decision that you will do because faith cannot be borrowed. Just as the oil could not be borrowed. Amen? Amen? So your salvation is personal. Why is it personal? Because sin is personal. Sino ba nagkasala? Yung nanay mo ba? Para sa'yo? Ikaw! Kaya ikaw ang humingi ng tawad. Ikaw ang magsuko ng buhay. Salvation is personal. You cannot borrow your faith. Even if you are born into a Christian family, a seemingly good Christian family, you will not be saved. Akala mo, kampante-kampante ka, maliligtas ako kasi kampante ako, pastor tatay ko eh. Pastor nanay ko eh. Hello? Ang kaligtasan po ay personal. Kanya-kanyang desisyon yan. Hindi porket ipinangalak ka sa isang Kristiyanong tahanan, ikaw ay maliligtas na, sigurado ka na. Hindi. You cannot borrow your salvation from others. Your faith is your faith. And your salvation is your salvation. It is your decision. And it is at this time when, you know, yung pong Romans 10:13, whoever shall call upon the name of the Lord will be saved. Whoever shall call, kung sino yung tumawag, siya yung maliligtas. Amen? Kaya kung ikaw ay tatawag sa pangalan ng Panginoon, ikaw ay maliligtas. Kailan? Bukas? Pagkatapos mong mamatay? Hindi. Ngayon. Whoever calls upon the name of the Lord shall be saved. Romans 10:13. And so salvation is a personal thing. Just like the foolish virgins. Why were they left behind? Because they were trying to borrow. They were trying to borrow. Sila po ay, akala nila makakahiram sila. Hindi mo mahihiram ang kaligtasan. Hindi mo makukopya ang kaligtasan. Ito ay desisyon. Kaya kung ikaw ay nanunod ngayon, at kampante ka, akala mo maliligtas ka kasi pastor tatay mo, pastor nanay mo, ikaw ay umaattend ng church. At ikaw ay nasa kalipunan ng mga seemingly godly Christians. But no, salvation is a personal decision. You cannot borrow your salvation from your brethren. Hindi porke kasama mo, mainit, maalab, nagpa-follow up ka, ikaw sumasabit-sabit lang, ligtas ka? Hello? Ay, dito ako didikit. Kasi, maalab to. Aktibo ito. Dito ako didikit, follow up kaming dalawa. Pero ikaw, sumasama-sama ka lang, sumasabit-sabit ka lang. Hindi ka naman totoong nagsusuko ng buhay. Kapag hindi ka na nagpa-follow up, kung ano-ano ng ginagawa mo, kung ano-ano ng pinagsasabi mo. Amen? Hindi ka pwedeng sumabit lang. Amen? Kapag nag-rapture na, isa-isang mawawala yung mga Kristiyano. Amen? Hindi ka pwedeng sabihin mo, sandali, sama ako. Sabit ako dyan. Ma-rapture din ako. Hindi. Amen? Yung mga Kristiyano, magdi-disappear yan because they will meet. There will be a meeting in the air for the rapture. Pero yung mga unbeliever, maiiwan dito sa lupa. And doon na magsisimula yung the great tribulation. Amen? Alam niyo po, nung nandun kami sa Israel, dinala kami doon sa lugar ng Valley of Megiddo kung saan magyayari yung the great battle of Armageddon. At habang nandun ako, grabe, tumitindig yung balahibo ko.
sa katotohanan, oo, meron ng second coming of Christ. It might be delayed and people are mocking us because we are believing in something na ano ba yung pinagsasabihin nyo? Anong battle of Armageddon? Anong tribulation? Anong antichrist? Anong second coming? Ang tagal na yan. For centuries, people were shouting, "Behold, the second coming of the Lord." And it has become a subject of mockery for Christians. They are mocking us because they want us to believe that we are, you know, foolish for believing something na hindi naman nangyayari. Pero nung nandoon ako sa Valley of Megiddo and I was looking at this place na totoo pala merong Valley of Megiddo at meron nga doon mangyayari yung Battle of Armageddon, lalo pong pinagtibay yung aking paniniwala at pananampalataya na Lord, darating ka, no matter what people say, you will come again for the second time to redeem us, to take us with you in heaven. Amen. Kaya po, minimeditate ko itong parable of the 10 virgins, isa lang ang nais kong malaman natin na huwag po tayong mauubusan ng langis. Amen? That we will have all extra oil every day in our lives. Ibig sabihin, huwag na huwag tayong mawawala ng Holy Spirit sa buhay natin. The Holy Spirit will continue to strengthen us until the day of the Lord Jesus Christ. Wala na si Jesus dito, nag-ascend siya sa heaven. Nung umakyat siya sa langit, iniwan niya ang Holy Spirit kasama natin. Kaya huwag po natin i-echepwera ang Holy Spirit. Pakinggan po natin yung tinig niya. Pakinggan po natin. Sabi doon, "And the voice cried out at midnight." The voice cried out at midnight. Here comes the bridegroom. Amen? Kailan po magkakaroon ng voice calling at midnight? When you least expect it. Kung kailan hindi mo inaasahan. Kung kailan tulog ka. Kung kailan nagpapahinga ka. Kung kailan hindi mo ine-expect. Saka darating si Lord. Hello? Kaya ang sabi doon sa verse 13, ang ganda eh, sa verse 13, sabi doon, "Therefore, keep watch, because you do not know the day and the hour." We are admonished to keep watch, magbantay, maging alerto, sapagkat hindi natin alam kung anong araw, kung anong oras. But, for sure, certainly, definitely, absolutely, it will come. The Lord will come for the second time. And He will come as a captain of the host with His army. Amen. To do the battle of Armageddon in the Valley of Megiddo. Amen. Kaya po, nung nandun nga po kami, hallelujah, grabe yung goosebumps ko at saka yung presence ng Lord na binabaptize niya ako sapagkat sinasabi ng Panginoon na "My coming draweth nigh." Malapit na akong dumating, kaya huwag tayong matutulog at masumpungang walang langis sa ating mga ilawan. Okay, so, you cannot borrow your faith. Amen? Yung mga mahal natin sa buhay, ipaalala natin sa kanila. Akala nila, kasi dahil tayo naglilingkod, sabit na sila sa atin. Hello? Hindi. Hindi porke maalab yung nanay mo at tatay mo, ikaw eh, kasama niyang maliligtas. Hindi. Sapagkat ang kaligtasan ay personal. It's a individual decision. Amen? So, borrowed faith is impossible. So, pag ang nanay mo, godly woman, ang tatay mo, godly man, ikaw, ano ka? Ikaw yun eh, hindi yung nanay mo at tatay mo ang huhukuman ng Diyos. What about you? Amen? So, hindi mo pwede sabihin, ang tatay ko, ano yan, graduate ng pagkapastor. Pinagmamalaki mong tatay mo dahil pastor siya. Eh, tatay mo yun, pastor, eh ikaw. Ano ka? Hello? Ang buhay mo ba ay magandang patotoo o hindi? Okay, next. Third lesson from this parable, that there is an end to the grace of God. Amen? Of course, sabi nga na, "The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end."
oh, Pastor Agay, mali yung taturo mo. Sabi ng Bible, the steadfast love of the Lord never ceases. The steadfast love of the Lord never ceases to those who are children of God. Amen? But the steadfast love of the Lord ceases to those who continue to reject Him. Who continue to rebel against Him. Because as God is a God of grace and mercy, He is a God of righteousness and judgment. And so I am telling now once again that today the door to salvation is widely open. Open na open po ngayon. Kaya ngayon tayo nagpapaspas na mag-preach. Kaya ngayon tayo naghahabol. Ngayon natin pinapangaral na tayo po ay magsisina. Repent, for the kingdom of heaven is at hand. We continue to shout that. We are forerunners just like John the Baptist. Because we know, and we know that there will come a time that that door will be shut down. Just like Matthew 25:10 says. Just like when Noah, in the beginning of time, ended the world through a deluge of baha, because people were so stubborn and sinful. Amen? Nilipol ng Panginoon ang unang tao noong unang panahon, mula kay Adan hanggang sa panahon ni Noah. Sapagkat lahat ng tao ay mapagkawa ng kasalanan. Ang naligtas lang po ay ang pamilya ni Noah na siyang nakapasok sa arka. They were the only ones who were saved. The family of Noah was righteous. They were the only people found by God to be righteous during that time. At hindi nangini ang Diyos na patayin lahat ng tao noong panahon yun. Kaya nung nagsara ang arko, lahat ng tao ay tumatakbo, bugbog ng bugbog. Noah, buksan mo! Isama mo kami! Iligtas mo kami! Sapagkat ang daigdig po na yun ay punong-puno ng katubiganan. At wala pong isang naligtas. Hello? Wala pong isang naligtas. Nilipol ng Diyos. Nilipol ng Diyos. At ganyan po ang mangyayari sa ikalawang pagkakataon. Nalilipolin ng Diyos ang daigdig, hindi ng tubig, kundi ng apoy. Ang aklat po ng Pedro ay nagsasabi niyan, and it is so scary. It is so scary. Amen? Sa tubig, pwede ka pang lumaway. Pag magaling kang lumaway, baka makapanatili ka pa ng kahit na ilang panahon, mabubuhay ka eh. Pero mapapagod ka rin sa kakakampay. 40 days kaya yun. 40 days kaya yun na ang daigdig ay napuno ng tubig. Kaya walang magawang tao, patay lahat ang tao. Pero sa ikalawang pagkakataon, nagugunawin ng Diyos ang mundo, hindi na po tubig, kundi apoy. At nakakatakot po yun. It is a very fearful scenario. Who can escape fire? Pag ikaw ay nabagsakan ng apoy, tupok ka agad. Hindi ka pwedeng lumangoy. Patay ka agad, lechon ka agad, barbecue ka agad. At yun po yung sinasabi ng Bible, it will rain with brimstone and fire. Amen? Uulan po ng apoy. Saan ka nakakita na hindi tubig ang uulan, kundi apoy? Amen? At yun po ang mangyayari sa ikalawang pagkakataon na gugunawin ng Panginoon. So, there is an end to the grace of God when it comes to salvation. And now is the day of salvation, ang sabi ng Bible. Now is the day of salvation. Kaya ito ay naririnig mo. Na ang katuruang ito ay naririnig mo because God wants to give you a chance to be saved. Because God loves you. He died on the cross for you. You are the reason why He gave His life on the cross. You are the reason why He shed His blood on the cross. And you are the reason. And that's why now is the time of salvation. Hebrews 9:27. Now is the time of salvation. It is appointed once unto man to die, and after that the judgment. Now the door is open, but after you die, the door is closed. There are no second chances. There is no purgatory by which your soul could be purged from sin. Because it is the blood of Jesus that cleanses us from sin. And so now is the time of your salvation.
Now is the day of your salvation. If you are hearing this message, God loves you and wants to save you from destruction, from judgment, because the day will come when there will be an end to the grace of God, to the mercies of God. And so today, that door of salvation is wide open to one and all. But when you die, that door will close. And I don't know kung gaano mo kalaki, kahaba ang buhay mo, pero isa lang masasabi ko, napakaikli ng buhay. Amen? Kahit mga Kristiyano ay hindi nai-spare. Amen? Marami akong mga, ngayon, grabe, kahit mga Kristiyano nagpapakamatay. Kahit mga pastor nagpapakamatay. The world is becoming weirder and weirder. Kaya kinakailangan sa salita ng Panginoon ka lang kumakapit. Amen? Meron akong isang kakilala. Pinag-pray ko siya. Amen? Stage 4 yung cancer niya. Pero pinag-pray pa rin natin. Amen? At pinagkatiwala sa Diyos. Pagkatapos ng kulang-kulang isang buwan, kinuha na ni Lord. Amen? Hindi ko alam, pero ang Lord lang ang may hawak ng buhay. Meron naman kaming pinag-pray ni Pastor, ipinag-pray namin siya. Cancer din. Praise the Lord. Nag-undergo ng treatment, ngayon, magaling na. Amen? Praise God. So hindi natin alam ang buhay. Even Christians are not spared. Amen? Lord, bakit nagka-cancer yan? Lord, bakit namatay yan? Pastor yan ah. Bakit na-depression? Bakit nagkaroon ng anxiety attack yan? Bakit nag-suicide yan? Pastor yan ah. Amen? I don't know. There are many reasons and there are many questions that I cannot answer. But one thing is definite and sure. My God's grace for me is, you know, unending. Pero sa mga unbelievers, it will end. And so God is giving chances. Amen po ba? Someday, sasabihin natin na totoo pala lahat. Amen? Huwag natin sabihin nga, saka na ako magre-repent, Pastor Aging. Ano pa kasi, marami pa ako ngayong dapat asikasuhin. Saka na. Saka na ako magpipreach sa mga mahal ko sa buhay, Pastor Aging. Kasi mga matitigas pang ulo nila eh. May time din yan. Amen? Kailan pa yung time na yun? Ngayon na yun. Now is the time. Amen? Saka na ako maglilingkod, Pastor Aging. Saka na ako magre-repent. Kapag someday, I will come to Christ. Someday, I will come to Christ. But that someday might be too late. Kagaya ng mga foolish virgins. When they woke up, there was no more oil. And kumaripas sila. Nataranta sila. Napunta sila ng tindahan. Pero habang nandun sila sa tindahan para bumili ng oil, dumating yung inaantay nila. At kinuha yung mga nasumpungang ready at handa. At ipinasok sa banquet. Pagkatapos na, sinara ang pinto. Dumating sila ngayon. Akala nila, baka kasama pa sila. Purihin ang Panginoon, I do not know you. Who are you? The door has been shut. Para nung pumunta kami ng Thailand, pabanjing-banjing pa kami doon sa waiting area. Akala namin, meron pa kaming oras. Pagdating namin, sarado na. Purihin ang Panginoon, binubugbog ko yung, lumaki yung ulo ko. 15 kami sa pamilya namin. Naiwan kami ng aeroplano. Doon sa gate, sa boarding gate na binigay, wala na tao. Wala na yung mga nagpapaboard. Wala na. Binubugbog ko yung pinto. Hey, meron pa kami. 15 kami. Papasokin nyo kami. Pangiyak-iyak ako, lumaki yung ulo ko. Anong mangyayari sa amin? Naiwanan kami ng aeroplano. Hallelujah. Lahat ng pinaghirapan namin, lahat ng binili namin ng ticket, mawawalan ng kabuluhan, di mo pwede pakiusapan yung aeroplano. Nagamitin mo yun sa susunod na flight, no. Pag naiwanan ka, kahit maglupasay ka pa dyan. Merong taga isang babae, naiwanan naman siya ng Hong Kong flight niya, nung iyak-iyak siya, wala siya nagawa. Amen. Nanlumo na ako, naiwanan na kami. Praise the Lord, yung mga kasama ko tumatakbo pa lang. Hindi nila alam, sarado na. Biglang may dumating na janitress, sabi niya, Ma'am, lumipat po yung boarding gate niyo sa kabila. Totoo po, purihin ng Panginoon, takbo ko sa kabila. Pagdating ko doon, pasa
pasara na sila, nagliligpit na. Kami na yung huling-huli. Pasara na sila. Amen. Pero 8:30 kasi yun, 7:30 yata or 8:30 yun, eksakto on the dot kami dumating. Sabi niya, ma'am, sa susunod po, aga-agahan niyo ha, muntik na kayo na iwan. Hello, opo. Samantalang si Joshua, ayaw bumangon ng alas 3 ng madaling araw. 7:30 yung flight namin. Alas 3, dapat nandun na tayo sa airport. Mama, aga, ganun. Ano ba? Anong gagawin mo doon? Sabi ni Joshua. Ngayon, nagkaroon siya ng leksyon. Di ba rin alas 3 ng madaling araw, nandun ka na. Kaysa maiiwan ka. Hindi mo alam yung mangyayari, ang haba ng pila doon sa check-in bagay. Ang haba ng pila doon sa pag-immigration, pag-fill up ka ng mga kung ano-anong bagay. Ang haba, 15 kami. You don't know what will happen. Anything can happen. So it's better to be ready and have an allowance, di ba? Extra oil. Amen? Muntik na talaga kaming naiwan. Amen? So yun po yung mga leksyon na matututunan natin. Amen? The dangers of not being prepared because pabanjing-banjing ka lang. Knowing na, mabait naman si Lord eh. Bukas na lang ako magre-repeat. Mabait naman si Lord eh. Bukas na lang ako magbabagong buhay. Mabait naman si Lord eh. Bukas na lang ako susunod. Alam ko naman may pinapagawa si Lord eh. Tigas lang ulo ko eh. Ayaw ko lang gawin. Amen? Bukas na lang. Puro tayo bukas. But tomorrow might be too late. Just like the foolish virgins. The foolish virgins did not have time na makahabol. Kasi bumili pa sila. Pagbalik nila, wala na. Cut off na. Amen? And they were expecting ha, makakasama sila. Kasi nakabihis sila eh. Bridesmaid kaya sila. Qualified sila. Kasama sila sa entourage, ha? Pero naiwan sila. Ano kang bridesmaid ka dyan? Ano kang nakaputi ka dyan? Kahit ba maganda pa yung bulaklak mo dyan? Amen? They were left behind. And the scary thing is, the Bible did not say that the bridesmaids were sinful. Hindi sinabi ng Bible na sila ay makasalanan, rebelde, hindi sumusunod sa Diyos. Nag-aantay kaya sila. Pare-pareho silang nag-aantay. Ang problema, wala silang extra oil. Hindi sinabi ng Bible na yung mga limang naiwan ay makasalanan. Hello? Yung limang naiwan po ay mga Kristiyano rin. Nakadamit, pangkasal, nakaputi. Nag-aantay, meron ding ilaw. Meron ding langis. Hindi nga lang sumapat yung langis. And there is the scary thing. Those who profess to be Christians, who are confident to be raptured during the rapture of the church, naku, baka magkasorpresahan yan. Amen? Pagdating ng rapture, bakit ako naiwan, Lord? Kristiyano yung pamilya ko. Tatay ko, pastor, ha? Ba't ako naiwan? Bakit ako naiwan, Lord? Nagtatamburin ako, ha? Song leader ako. Bakit ako naiwan, Lord? Kumakanta ako, tumutugtog ako, ha? Eh, hindi mo naisuko yung boyfriend mo, unbeliever, eh. Eh, hindi mo naisuko yung lust of the flesh. Hindi mo naisuko yung lust of the eye. Hindi mo naisuko yung mga... Hindi ko alam kung ano yun. So there are many who believe that they will be raptured. But I'm sorry, the Bible says 50% of those who claim to be Christians will be left behind. Ano yung percentage nun? 5 out of 10, di ba? 10 virgins, 5 were foolish, 5 were wise. Kalahati ng mga nagsasabing Kristiyano sila at born again sila, maiiwan po. Sabi ng Mateo 25. At naway hindi tayo doon sa 50% na na-shutdown, kundi tayo yung 50% na nakapasok sa banquet. To be seated at the right hand of the Father. Amen. In that great banquet in heaven wherein we will receive our rewards, crowns of righteousness, soul winner's crown. Amen. Bigayan na ng regalo po yun, yung tinasabing banquet doon sa langit.
Amen. Bigayan na ng regalo yun. Bigayan na ng reward. Amen. At yun po ang nais natin. Amen. That is our goal, to be able to enter into that door and not be shut down and left behind. And what do we do for us to be able to be able to enter? Always have extra oil. Love the Holy Spirit. Fear the Holy Spirit. Dwell in the Holy Spirit. Live in the presence of the Holy Spirit. It is a lifestyle. Yung Holy Spirit, kasama mo na yan. Kasama mo na yan sa buhay mo. Amen? Laging nandyan, kausap mo. Andyan, nagpaparamdam sa'yo. Amen? Pag pumipito siya, kasalanan yan, makinig ka. Isuko mo yan, isuko mo na. Merong mga warning, mga red flags na binibigay sa'yo ng Holy Spirit. Sundin mo na, Panginoon ko, baka maiwan ka. Amen? At meron pong mga naiwan. Amen? Kaya nga ito, ang makakala nila yung Matthew 25, yung foolish virgins, mga unbeliever yun. Hindi po. Hindi po unbeliever yun. Mga unbelieving believers siguro. Amen? Mga Kristiyano po yun na nagsasabing sila ay ligtas. Pero nung sila po ay masubok, eh hindi po sila nakasumpong sa righteousness ng Panginoon. So there is an end. And now is that time of salvation. At ang ikaapat po ay, let us not be deceived. Tayo po ay huwag madideceive ng ating sarili. Self-deception. Minsan pinakamabigat na kalaban yung self-deception. You deceive yourself that, okay lang. Everything is fine. Everything is good. Everything is okay. I am saved. Because my father is a pastor. Masisave ako kasi yung nanay ko full-time worker. Masisave ako kasi yung tatay ko committed sa church. Masisave ako kasi umaten naman ako linggo-linggo. Kahit na hindi na-attend ko na lang 30 minutes. Kasi late ako eh. Tumatakbo pa ako galing sa trabaho, humahabol. Masisave ako kasi umaten naman ako every other Sunday. Masisave ako kasi pamilya ko Kristiyano, lumaki akong Kristiyano. Masisave ako kasi 4 years old pa lang ako, Kristiyano na, Sunday schooler ako. Amen. Self-deception. Yun ang pinakamahirap na kalaban. You make yourself believe into something to satisfy your, you know, whatever, kung ano man yung nais mo. You make yourself believe so that you can be convenient. Amen? Ikaw ay convenient. So you deceive yourself that everything is okay. Pero hindi po. Amen? Because the Holy Spirit will let you know if things are okay. Yeah, so the danger of self-deception. No, aside from the danger of self-deception, meron pang deception coming from the outside. Yun yung mga naglipa na ngayon. Amen. Amen. Lalaki ng mga kongregasyon yan. May mga eroplano yan. May mga TV station yan. May mga TV program yan. Ang lalaki ng mga billboard sa EDSA yan. Pero mga false prophets. They're deceiving people. They're deceiving people. At yun po yung sinasabi ng Bible, do not be deceived. 1 John 4:1, Beloved, do not believe every spirit, but test the spirit to see whether they are from God. Because many false prophets have gone out into the world. Ang dami po niya ngayon. For 2 Corinthians 11:13-15, For such men are false apostles, deceitful workers, disguising themselves as apostles of Christ. No wonder, for even Satan disguises himself as an angel of light. Therefore, it is not surprising if his servants also disguise themselves as servants of righteousness, whose end will be according to their deeds. At Ephesians 5:6, Let no one deceive you with empty words, for because of these things, the wrath of God comes upon the sons of disobedience. Let no one deceive you. Marami pong mga ngaral sa huling pagkapanahon ng ito, ng mga empty words or deceitful words. This, yung ang mahirap yung half-truth. Parang totoo, pero mali. Kung hindi ka nagbabasa ng Bible, madideceive ka. Because you're not founded in the Word of God. Kasi parang totoo eh. Very dynamic. Nag-speak in tongues din.
na gumagawa din ng miracles. Amen? Napapagaling din niya ang mga tao. Pero may mga rebulto. Amen? Nag-i-speak in tongues din sila, ha? Nagbibigay din sila ng mga born again experience. Pinapangaral din nila. Kinakanta rin nila yung mga kanta natin. Alive, alive, alive forevermore. God's not dead. Kura na ba si Kira na ba kanta? Amen? Ang dami rin nila. Napupuno rin nila ang Quirino Grandstand. Amen? Pag sila ay naggagawain. But do not be deceived, ang sabi ng Panginoon. Kasi sinasamba pa rin nila si Maria. Do not be deceived. Amen? And we are blessed because God has raised us up, you know, to be mighty in these last days. At hindi lamang mighty, kundi holy. Because holiness is a prerequisite to enter heaven. No one can see God without holiness. Be ye holy, for your Father is God, for your Father is holy, sabi ng Bible. Kaya, panatilihin po natin ang ating ilaw, ang ating langis, ay huwag po natin patuloyin. Amen? Yun po ang nais ng ating Panginoong malaman sa araw na ito. Let us not be the foolish virgins, but let us be the wise virgins who continue to let our light shine and continue to let the Holy Spirit control us, lead us, guide us in everything that we do. Gusto ko ba natin makasama sa rapture? Do you believe that the Lord's second coming is very imminent? Malapit na, malapit na? Ngayon, maraming nakakarinig na at magsasabing, hindi totoo yan. Narinig ko na yan. Ilang siglo nyo na yung sinasabi. For centuries, you've been saying that. But no matter what, you believe it or not, in these last days, there will be two kinds of people, the wise and the foolish. And may we be found wise in the eyes of God, because we have extra oil. And we long to see our bridegroom. And as we long to see our bridegroom, we let ourselves be preserved in holiness, in purity, in righteousness, na hindi natin mamantsahan yung ating testimonya, yung ating buhay. That the fear of the Lord is deeply embedded in our hearts, that we will be afraid and scared to sin against God. And we will keep our lives holy, sanctified, and worthy in the sight of God. Amen? At sa oras na to, whatever it is na pinaniniwalaan mo, sabihin sa iyo ng Panginoon, nasa Qatar ka man, Kuwait, nasa Japan, nasa ang lugar ka man, Jesus loves you. And now, the door is open for your salvation. Sa oras na ito, kaya mo bang tanggapin na ikaw ay nagkasala, na ikaw ay lumabag sa Diyos, na ikaw ay nagrebelde sa Diyos, tumalikod sa Diyos? At sa oras na ito, nais mo bang magbalik loob sa Diyos? I can help you. Through a prayer that comes from your heart, you can receive Jesus as your Lord and Savior. At ang pangako ng Panginoon, whoever calls upon His name shall be saved. You will call upon the name of Jesus, not the name of religion, not the name of a person, but on the name of the Lord Jesus Christ. Kaya naman sa oras na to, God is giving you a chance, because one day, that door of salvation will be shut forever. And there are no second chances. Tayo pong lahat ay umuko at tumikit. Kapatid, ikaw ba ay handang magsuko ng buhay sa Panginoon? Ikaw ba ay kagaya ng wise virgin na nais mong makapasok upang makaniig ang Panginoon sa kalangitan, upang ikaw ay makasama niya magpasawalang hanggan? Sa oras na to, pwedeng mangyari yan. Alam niyo po ba, ang Matthew 25, the parable of the 10 virgins is not for the unbelievers, but for the church. Because many who profess to be Christians are deceived, believing that they will be raptured, even if they are living an unholy life, a rebellious life, a disobedient life. Pero sa oras na to, we can come together in the presence of God, humble ourselves and confess our sins. At tayo pa'y humingi ng tawad sapagkat
magniwala tayo at napaniwala natin ang ating mga sarili na tayo ay ligtas kahit na gumagawa ng kasalanan. Na tayo ay ligtas kahit na tayo ay sumusuway sa Diyos. Na tayo ay ligtas kahit na tayo ay nabubuhay ng walang kabanalan. Na tayo ay ligtas kahit na tayo ay hindi nagmamahal sa Diyos. Kaya naman sa oras na ito, kapatid, nais kitang bigyan ng pagkakataon. Pwede bang itaas mo ang iyong dalawang kamay patungo ng langit? At sa oras na ito, sabihin mo sa Diyos, Panginoon, narito ako. Nagsusumo ng buhay sa iyo. Humihingi ng tawad sa iyo. Umaamin na ako ay nagkulang. Umaamin na ako ay nag-rebelde, tumalikod, nag-backslide, naglamig. Umaamin na ako ay nawalan ng panahon sa iyo. Kaya naman kapatid, sa oras na to, nais mo bang magsuko ng buhay muli sa Diyos? Hindi mo kinakailangang pumasok ng relihiyon. Hindi mo kinakailangang pagbigay ng maraming maglitanya ng mahabang panalangin. Sa isang maikling panalangin ng pagsusuko ng buhay mula sa puso ay tatanggapin ka ng Diyos at makakapasok ka ng langit. Kaya naman sa oras na to, bakit hindi ka sumunod sa akin? Sabihin mo, Panginoon, patawad po. Ako ay nagkulang sa'yo. Ako ay nagkasala sa'yo. Ako ay sumuway sa'yo. Ako ay nagbigay ng lungkot sa puso mo. Ako ay tumalikod sa'yo. Sa oras na to, Panginoon, tumatawag ako sa'yo. Humihingi ng tawad. Linisin mo ako ng iyong dugo na natigis sa krus ng Kalbaryo. At sa oras na to, binubuksan ko ang aking puso. Tinatanggap kita, Panginoong Jesus, bilang aking Diyos, Panginoon, at tagapagligtas. Mabuhay ka sa akin. Manahan ka sa akin. Maghari ka sa akin. Ikaw na ang masunod sa buhay. Mula ngayon, ikaw na ang aking Diyos, Panginoon at tagapagligtas. At kasabay ng aking pagsusuko ng buhay, tulungan mo ako na mabuhay ng may kabanalan hanggang sa iyong ikalawang pagbabalik. Selyuhan mo ko ng iyong dugo, balutan mo ko ng iyong presensya, at punuin mo ko ng iyong banal na espiritu. Tulungan mo akong makasunod sa kalooban mo. Tulungan mo akong maging tapat hanggang wakas. Kapatid, ako na lang ang mananalangin. Kung ikaw ay nanalangin ang mula sa puso, habang iyon ay iyong pinapanalangin, ang Panginoon ay dumating sa iyo. Pumasok siya sa iyong puso kagaya nung siya iyo'y inimbitahan at siya'y mananahan sa iyo at ang pangako niya ay hindi ka niya iiwan. Hindi ka niya pababayaan. Kaya naman sa oras na to, hallelujah, ang iyong aklat, ang iyong pangalan ay nakalista sa aklat ng buhay sa kalangitan. You have a new life. You have experienced new birth. And you have eternal life in heaven. Hallelujah. At ang pangako ng Diyos, hindi lamang buhay na walang hanggan, kundi kagalingan, himala, pagpapala. Kaya naman sa oras na to, kung nangangailangan ka sa Diyos ng kagalingan, himala, mula sakit, karamdaman, sa oras na ito'y pagagalingin ka ng Diyos. Yes, anumang sakit, karamdaman ay pinapagaling ng Diyos ngayon. Yes, receive it in the name of Jesus. Cancer of the ovary, cancer of the stomach, cancer of the colon, cancer of the breast, cancer of the brain, cancer of the blood. In the name of Jesus, you are being healed right now. Receive the mighty power and anointing healing of God in your life. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Pura lava shiki alala bakanda. Lia lava shiki alala bakanda. 2,000 years ago, by the blood of Jesus and by His body that was bruised on the cross of Calvary, you have been healed. You have been set free. And so receive your healing. Receive your healing in the name of Jesus.
anuman ang sakit mo at sakit sa atay, sakit sa balun-balunan, sakit sa pankreas, sakit sa mata, sakit sa lalamunan, sakit sa pandinig. Sa pangalan ni Jesus, ikaw ay pinapagaling ng Diyos. Shikia lamasanda, alta presyon, high blood pressure ay pinapagaling ng Diyos. Diabetes ay pinapagaling ng Diyos. Ano man ang sakit na hindi ko mabanggit, banggitin mo at ito'y pagagalingin ng Diyos sa buhay mo. Tanggapin mo ang himala at kagalingan sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Gayun na rin naman na ang Diyos ay nagpapalaya sa lahat ng bisyo at kasalanan. Kura ba shikia lalabakanda? Ikaw na nanonood ngayon, ikaw ay merong alcoholism, ikaw ay merong drug addiction, ikaw ay merong addiction sa nicotine, ikaw ay pinapalaya ng Diyos. Receive! Because the Son of God is setting you free. And whoever the Son of God sets free shall be free indeed. Receive in the name of Jesus Christ the healing power, the liberty, the freedom in the name of Jesus. In the name of Jesus. Kundarabashikia lababashakataka. All of these things I do. Tayo tumayo. These are expressions of my love. Awitin natin to sa Panginoon. I will sing for you, dance with you, lift my head to you. These are expressions of my love. To worship you and magnify lalayunin sa aming mga buhay kundi ikaw ay aming makapiling magpasa walang hanggan. Sa gitna ng panghihina at panlalamig, tulungan mo makabangon. Tulungan mo Panginoon na makapagbalik loob. Sa gitna Panginoon ng kawalan, pagpalain mo at i-provide ang lahat ng pangangailangan. Sa gitna ng mga pagdududa Panginoon, ibigay mo ang mataas na pananampalataya. Lahat ng kailangan upang makatagal hanggang wakas. Upang makapiling ka sa iyong dalawang pagbabalik, i-provide mo, Lord, sa iyong mga anak. Shikia labakanda. At ito ang sabi ng Panginoon, patuloy mo siyang kauuhawan at kagugutuman.
You will desire nothing more. You will desire no one but God. You will desire no one but the Holy Spirit in your life. You will continue to fear Him, tremble before Him. You will continue to live a holy, righteous life to be preserved, holy and worthy for the second coming of the bridegroom. Shikia la bakanda. Kung ito ang desire ng puso mo, bakit hindi mo itaas dalawang kamay patungo ng langit? Sabihin mo, Lord, preserve me. Lord, preserve me. Make me worthy for the second coming of Christ. Make me holy. Make me righteous. Help me, O God, do your will. And let us not be like the foolish virgins who run out of oil, but let us be the wise virgins who have extra oil. Yes, O God, pour out, O Lord God, that extra oil upon your people. Pour out, O God, that extra oil, extra anointing, extra presence of the Holy Spirit, O God, upon your people. Upon your children, upon your church, in the name of Jesus. And let everyone, O God, be preserved, O Lord God, until the second coming of the Lord Jesus Christ. Masumpungan mo po kaming karapat-dapat at makasama po kami sa feast of the Lamb. Makasama po kami sa banquet sa kalangitan. Matanggap po namin ang aming mga regalo, the soul winner's crown, the righteousness crown, lahat po ng ipinangako mo, Panginoon. At huwag po kaming maiwanan at mapagsarhan ng pinto sa pangalan ni Jesus. At Lord, pinapanalangin din po namin, silang hindi pa nakakapasok, silang hindi pa nakakakilala, silang hindi pa na nakakaalam, ang aming mga kamag-anak, mahal sa buhay, ang aming mga minamahal, Panginoon, na patuloy, O God, na nagmamatigas ng puso at hindi sumusunod sa iyo at ayaw ng kaligtasan, Panginoon. Gisigin mo sila, ligligin mo sila, Panginoon, at ipaalala mo sa kanila, Ama, na wala ng pangalawang pagkakataon. There are no second chances, O God, and to save our loved ones. Save our family. Save our nation. Save, O God, the unbelievers, O Lord. Itinataas po namin sila, Ama. Abutin mo sila, kahabagan mo sila, kaawaan mo sila. Kisihin mo sila at ligligin sa katotohanan. Palayain mo ang aming bayan, Panginoon, sa sumpa ng pagiging relihiyoso ngunit hindi ligtas. Many are religious but are not saved. Panginoon, wake them up in the name of Jesus. And let the voice cry out at the midnight, here is the bridegroom! Here is the bridegroom! Prepare ye to meet Him. Shikiyana baka. Forward to the day of our salvation. We look forward to the day of the second coming of our bridegroom. And we look forward to the day when we are the bride
holy and righteous, ready to meet the bridegroom. And help us be righteous and holy. Help us, O God, be pure and white in your sight. Let the bridal dress, O God, be preserved with holiness and purity. In the name of Jesus. Panginoon, maraming salamat, Ama, sapagkat hindi lamang kami, kundi ang aming mga mahal sa buhay ay makakasama namin. At kagaya, Panginoon, ng mga matatalinong mga babae, we will never run out of oil, but we will love the Holy Spirit. We will worship the Holy Spirit, and the Holy Spirit will be our companion, our best friend, our guide all the days of our life. Maraming salamat, Ama. Buhayin mong muli ang aming pag-ibig sa Holy Spirit at hindi po namin siya igigrieve sa aming mga buhay. Pagkos patuloy po namin siyang pahahalagahan, bibigyan ng importansya, bibigyan ng prioridad, at siya po ang makaupo sa trono ng aming mga puso. Siya ang magmay-ari ng aming mga buhay. Siya ang magmay-ari ng aming mga desisyon, ng aming mga balakid, ng aming mga plano, ng aming mga panaginip, ng lahat ng aming mga desires. Control us, O God, by your Spirit, and let it be done in our lives, O Lord God. Father, we thank you and we bless you because you have considered us as one of the wise virgins, O Lord, in the name of Jesus. In the name of Jesus. To your name be the glory, all power and honor. In Jesus' name, and everyone says, Amen. Thank you po sa ating pagbibigay muli. At tinext po ako ng lingkod ng Diyos, sabi po niya, ang mahalaga po ay ma-remind ko po, Amen, na ma-enforce po natin, lalo na darating po ang anibersaryo. Amen po ba? At ito po ang aking i-exhort, hindi lamang po para sa mga naririto, pati po sa ating mga kaibigan na nanonood, Amen, sa Facebook at nakakapakinig sa radio at TV. Yan. At inaanyayahan ko po ang bawat isa na magbigay. Amen. Given na po yung tithes and offering. So yung mga na-late po, ibigay po natin yon ang ating tithes and offering. At sabi nga po, di ba, sa James. Sabi sa James ay tayo ay huwag mag imba. Amen? Para sa sarili natin, dahil ito ay magiging trap. Amen po ba? At hindi daw po yun maganda dahil pag parang pag mas inisip natin na i-impact na lang natin yung pera sa ating sarili. Amen? Parang tinatrap daw po natin yung sarili natin, di ba? Na mas nagiging makasarili po tayo. At yun po, sabi din po ng lingkod ng Diyos na magkakaroon po tayo ng ayan, paglilikom para sa anniversary at mission. Amen po ba? So, matuloy-tuloy po ang ating mga mission. Kaya huwag po tayong manghinayang magbigay. At sa darating na January, ay tuloy na tuloy po ang pagpunta natin sa Bicol. Amen po ba? So, inaanyayahan ko po ang bawat isa na magbigay. Give their best. Amen. At lalo na po sa mga matatagal ng Kristiyano na dapat alam na po natin yan. Amen po ba? At dahil kahit hindi po tayo makasama personal sa pagpunta sa iba't ibang parte ng Pilipinas at ng buong mundo, especially now po, pumunta tayong Bicol, Amen, ay kasama na rin po tayo, Amen, dahil po alam po natin sa sarili natin na tayo po ay tumulong dito. Amen po ba? Excited po ba kayo ikutin ang buong mundo? Amen, di ba? So, ibigay po natin ang ating the best, ibigay po natin ang ating tithes, ang offering, ang love gifts, alam na po natin yan. At ang darating na anibersaryo, amen po ba? Ngayon po sa totoo po, naglilikom pa po tayo dahil gusto nyo po ba maganda yung ating venue? Amen, di ba? So ayun po, kailangan po natin maglikom dahil at the end of the day, tayo po makikinabang din naman. Amen po ba? Tayo din naman po yung aatin doon. Amen. At yun nga po, at sana at alam ko na ang Lord ay magpo-provide at kayo ay hihipuin niya. So sa mga hinihipo ng Lord dyan na sinasabi na ibigay mo na yan, amen? Ibigay mo na yan, darating ang ating anibersaryo, minsan lamang po ito. At naway maabot po natin, amen, yung
goal, amen, na magandang lugar po. Mas maganda po sana kung sa ibang lugar naman po, no, mas malaki para po maimbitahan din pag nag-imbita po tayo ng maraming kaluluwa, very presentable po, di ba? Amen po ba? Amen. Sige po, ibigay po natin ang ating the best para po sa darating na misyon, sa pagpunta sa Bicol, at sa darating na anibersaryo. Yan po. Sabi po sa Galatia 6 and 9 to 10, ang mga tinuturuan ng salita ng Diyos ay dapat magbahagi ng lahat ng magagandang bagay sa mga nagtuturo. So, tayo yung mga tinuturuan. Napagpala tayo, tama ba? Sino dito hindi napagpala? Sa mensaheng ibinaba. Di ba lahat tayo napagpala? Amen. So, kailangan natin, sabi sa Galatia po yun, ang mga tinuturuan ng salita ng Diyos ay dapat pong magbahagi ng salita. Magbahagi ng magagandang bagay sa mga nagtuturo. Di ba? Sabi ko nga nung mga nakaraan eh, hindi lang yung mga pangit ang ibabahagi natin pag nangailangan tayo. Siyempre, yung magagandang bagay din ang ibabahagi natin sa mga nagtuturo sa atin. Amen po ba? Kalapitin mo yung katabi mo. Tanungin mo, na-bless ka ba? Yes. Siyempre, di ba? So, magbigay ka. Sabi nga po sa Galatia 6:9, kaya huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti. Sapagkat, pagdating ng takdang panahon, tayo ay aani kung hindi tayo susuko. Kaya nga, basta may pagkakataon ay gumawa tayo ng mabuti sa lahat ng tao. Lalo na sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Amen? Huwag daw tayong kalabitin mo yung katabi mo. Sabihin mo, huwag kang mapagod. Huwag kang mapagod sa pagbibigay para sa gawain ng Panginoon. Dahil sa takdang panahon, ano daw? Aanihin natin. Di ba? Amen? Sino nagsabi noon? Sabi po yun sa salita ng Diyos. Kaya po, dito walang bulahan. Dito ay totoo lamang po. Huwag tayong mapagod. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang mapagod, kapatid. Dahil, aani tayo sa takdang panahon. Wala naman pong sa pagbibigay, wala naman pong naghihirap eh. Sino po bang nakita yung naghihirap sa kingdom na nagbigay? Tignan mo yung katabi mo. Naghihirap ba? Amen! Dahil sa pagbibigay, lalo tayong pinagpapala. Dahil mahal natin ang Panginoon. At mahal natin ang nagtuturo sa atin. Amen? Kaya po magbigay po tayo para sa lingkod ng sa mga lingkod ng Panginoon. At huwag po natin kakalimutan yung sa anniversary announcement po, yung mga t-shirt.